Ganyan ka naman eh. Lagi kang maraming alam. Brad, ganda ng alaman ko. Ganda ng bulaklak ko. Peach. Sa'yo, walang bulaklak. Brad, oh. Alam mo matawag dito? Barrated to. Barrated ano? Ibig sabihin nun? Barrated. Ibig sabihin, basta. Ibig sabihin, ganun. Basta, hindi dapat alam mo. Yan, maganda lang yan kasi may bulaklak. Eventually, kaya maganda nga ito eh. Yan. Malalagas din yan. Pero ito, Brad, ang dahon nito kaya barrated. Tinan mo ko. Green, white. Ayan, common na yan eh. Ganyan ka naman eh. Lagi kang maraming alam. Di ka marunong makinig. Totoo naman eh. Ayan, pangit pa ng paso. Ito, ang ganda ng paso ko. Magkano lang ang paso? Sa Divisoria, magkano lang? 15 pesos lang. Diba? Di, sige, ikaw lang magaling. Sige. Sorry na. Ako naman. Nasaktan mo ko, Brad, eh. Nadala lang ako ng emosyon. Pero magkaibigan pa rin tayo, ha? Sorry din. Salamat, Brad. Salamat lang yan, eh. Diba? Oo nga, eh. Pero maganda nga talaga ito, eh. Oo, gusto mo sa'yo na lang dito. Palit tayo. Maganda ito, eh. Brad, ang ganda talaga nito. Ang ganda nito ang kulay na ito, Brad. Naiingit lang ako, Brad, eh. Oo. Ako din, Brad. Sa... Alam mo, mas anglit lang yan. Oo. Mag-bloom yan. Sa tingin ko, mas maganda bulaklak nito, Brad. Totoo yan, Brad. Actually, pwede naman silang paghatiin. So, bro, isang magandang mensahe ngayon. Ang sabi sa aklat ng Santiago, sino sa inyo ang nagpapalagay na siya ay marunong at magaling? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. So, lalo na sa panahon ng pagkakaibigan, may mga pagkakataon that we might win the argument, but we may lose the friendship. So, di hamak naman na mas mahalaga ang pagkaibigan kaysa kung sinong nanalo sa bawat pagtatalo. Tama. So, kapatid, patuloy tayong magbasa ng Biblia. Patuloy nating hayaan na palaguin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Good evening sa iyo, kapatid. At kami ay, dahil nag-exchange kami ng halaman, magpapalit kami ng paso. God bless you. God bless you.